Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagpapatuloy ng ating serye sa buhay Kristiyano. Atin naman pong pagninilayan ngayon ang unang bahagi ng 14 na talata ng 5 kabanata ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, na kung saan nasusulat. Ito po ay galing sa Magandang Balita Biblia. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. Marahil ay ubod ng linaw na ang mga salita ni San Pablong alagad, no, sa kanyang mga tagapakinig sa Tesalonica. At talagang masasabi natin na doon ay marahil naglipa na ang mga tamad, no? Kung hindi man naglipa na ay may mangilang-ngilang mga tamad, no? At alam natin na hindi lang noon kundi ngayon, no? May mga taong mahirap i-motivate, no, na gumawa, magbanat ng buto, no? Bagamat alam natin sa kultura natin, mayroon tayong tinatawag na Juan Tamad, no? Yung parang naging halimbawa, no, ng isang typical na Pilipino, pero nasa sa atin kung ating nais baguhin ang larawang yon na palagay natin ay unfair sa nakararaming mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin na OFWs, no, na sana ay mabago natin yung ganong konsepto sa pamamagitan, una, tigit sa lahat ng pagpapakasipag, una sa ating mga tungkulin, no, syempre una at lahat tungkulin sa Diyos, at ganyan din tungkulin sa ating kapwa, tungkulin sa ating simbahan, no, tungkulin sa lipunan, kung paano tayo gumawa, kung paano tayo magtrabaho, kung paano tayo magpunyagi, kung paano tayo mamuhay. Huwag din maging tamad sa pag-ibig at sa lahat ng bagay na makapagdadala sa atin patungo sa Diyos. Pagpalain tayo.